Angani ni Kouliala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Ikaw kabisyo na pabibo kahit Friday. Wow! Kinakariran trabaho, kinakariran pag-aaral. Very good naman yun. Kung ganun, ibig sabihin napaka-positibo ng outlook sa buhay. Career always. Tama, sipag-sipagan. Yung iba kasi pag Friday, wala na. Inuubos na lang yung oras, tamad-tamara ng eksena. Pero ikaw... O, oh, diba, bibong-bibo? 6 a.m. pa lang gumagawa na ng report. Taray! E di good for you. Lagi kang busy, lagi kang masipag, di ba? So Friday na po at lagi namin na itong sinasabi mga kabisyo na natatapos din ang buong working week. Tama. Natatapos din ang buong school week, natatapos din ang stress. So smile ka na dyan. Pasasaan ba't mamaya uwi tayo pare-pareho? Bukas Sabado, gigimik na naman. Lamyerda ka na naman. Oo, di naman kaya kung wala kang pang lamyerda, makakapag-rest sa bahay, magpakabatugan, matutulog, di ba? Ganun lang yon ha. Stay happy today, kabisyo, ha? Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. Ano po ba ang dapat kong gawin sa biyanan ko? Nako. Naman. Dyan sa biyanan na yan. Masyado pong nangingialam. Kahapon po, bumisita siya sa bahay namin. Hindi niya po nagustuhan yung kulay ng kurtina namin kasi masyado daw madilim sa bahay. Mm. Tapos, hindi niya rin po nagustuhan yung pagluluto ko. Dahil yung pork chop po, mukha pong, hindi po daw kasi mukhang pork chop. Paano daw po ba naging pork chop yun? Eh, hindi naman ako magaling magluto. At least, di ba, nag-effort, Nicole and Chris? Sa totoo lang, ayoko naman talaga magluto at feeling ko hindi yan requirement. Anyways, ang nakakainis pa dito sa biyanan ko, kung makahingi sa asawa ko, akala mo may patago. Galit na galit siya. Galit na galit siya. Ang dami hugot nila. Ang lalim. Ano po ba dapat kong gawin? Eh, ayoko naman deadmahin kasi mahal naman po siya ng asawa ko, di ba? At nanay siya ng asawa ko. Gusto ko siyang respetuhin, pero nakakainis na talaga. Thank you, Tambalan. Hi, Tanghenyo. God bless sa inyo. Okay. So, kumusta naman yung mga biyanan? Ako, wala kasi akong problema, partner. Ako para sa akin, maganda talaga from the very beginning pinaghandaan mo na yung pagpapakasal. Mm. Kasi pag pinaghandaan mo yung pagpapakasal, ibig sabihin makakabukod ka. Correct. So kung mga may paminsan-minsan na pumupunta yan para sumita-sita, paminsan lang yun. Mm. Kasi kung halimbawa hindi ka bumukod, nandyan lang sa tabi, nakaw! Maya't maya, umasa ka. Para trating ka. Parang Armalite ang bibig ng biyanan mo. Walang humpay yan. Lalo pa pag yung tirahan, yung compound na isang buong pamilya. That's nandoon lahat. Tapos ikaw yung outsider, ikaw yung bagong salte, di ba? Oh. Ikaw lang yung ano, ikaw yung bago doon. Ipapakisamahan pa nila yung ugali mo, oh. Madami silang mapapansin tungkol sa'yo. Kaya dapat talaga, una pa lamang, magpaghandaan yung pagpapakasal. Hindi yun yung basta-basta. Yung it doesn't matter kahit hindi na malaking bahay agad, basta ang mahalaga dito, nakabukod kayo. Hindi naman sa masamang ugali ninyo na ayaw nyo nang wala na kayong pakialam doon sa dating yung family. Hindi ganun, ha? Mabuti na sigurado. Kaya lang. Kaya lang feeling ko it will ano eh, it will lessen a lot of problems and a lot of complications. So hindi ko alam kung nandiyan lang ba sa malapit yung biyanan mo kaya mayat maya nirarat-rat ka o paminsan-minsan lang. Kasi ako para sa akin, hayaan mo nang paminsan-minsan. Oo, pasok sa kanan tenga, labas sa kaliwang tenga na lang ang gawin mo. Kung diba, minsan lang naman siya sa bagay siguro iniisip mo dito. Minsan na nga lang siya dumating, nirarat-rat-rat ako, 'di ba? Papansinin pa lahat kasi sumasama ang loob mo. Eh pero hayaan mo na lang at least minsan lang din naman. Tama 'yung sinabi mo, partner, na kailangan ng paghandaan. So isa sa klaseng paghahanda ang gagawin mo, kilalanin mo 'yung biyanan. Kapag medyo alam mong Armalite ang bibig niyan, medyo pag-isipan mo muna kung pakakasalan mo 'yung lalaking 'yan. Hindi, ang paghanda dyan yun talaga yun. Girlfriend, boyfriend mo pala mo na kapag sasagutin alam mo, ko ba ito? Oh, pag-aralan mo na yung diba? Ganito. Parang
katulad lang, di ba, minsan you have also have to consider daw bago magpakasalan ng isang tao yung kanyang medical history. Uy, totoo yan. Ako, sinabi din sa amin ng teacher namin dati. Oo, dati, alam mo, sinabi yan sa akin. Sa atin, may nagsabi din sa atin yun nung di pa tayo may edad. Yung mga bata-bata pa tayo, tapos ang hilig nating jumowa. Basta hindi ko makakalimutan, laging sinasabi yun, uy ha, nung una hindi ko pa naiintindihan, tingnan mo yung medical history. Kasi parang ako, na-weirdohan naman ako, okay, bago tayo mag-date, diabetic ka ba? Meron ba kayo history na hypertension? Meron ba kayo na history ng depression? Diba? Pero in a way, kung talaga, kasi pakakasalan mo yan eh. Correct. It will run in your blood, kung ano man yung mga sakit, di ba? Kaya nga, di ba, kapag ka nagpapacheck up, laging ang tanong, may history po ba yung family ninyo? Ganyan. Totoo yan. No? So, yun yung mga pwede mong i-consider. Bukod dun sa medical history, tama kayong dalawa, yung ugali ng biyanan. Mga parte ng paghahanda yan, wag basta-basta sabak ng sabak, nakaka-lurke. Oo, natatandaan ko parang sinabi sa akin sa amin nung teacher ko dati, yun nga tama, medical history, lahat historical background ng asawahin mo. Family, ano yung lahi nila, sila ba lahi ng mga kulot? Kung ayaw mo ng mga kulot at allergic ka sa mga correct, kulot, diba? Pag-isipan mo yan. Halimbawa, alam mo, ang pangarap mo magkaroon ng mga anak na mga matatangkad. Tapos nakita mo yung mga ninuno, gasolito lang ang height. Ang liliit lang, 'di ba? Mga bansok lahat, 'di ba? Huwag mo na din. Diba? Huya, kasi ang pagpapakasal is ang palibasa nowadays, kung sino na lang magustuhan mo, makiskisan mo, 'di ba? Feeling mo she's the one, he's the one. Pinag-iisipan niya. At sinasabi natin kasi nabanggit nga ni partner kanina, yung paghahanda. Paghahanda. Ito yung mga kailangan na dapat mong paghandaan. Ito 'yan, historical background kailangan mo 'yan. Correct. Kung halimbawa man nakita mo na medyo may ugali yung biyanan. Pero mahal na mahal mo naman yung lalaki, di ba? Ang part na paghahanda mo naman is yung pagtanggap. Na kailangan mong tanggapin na may magiging ganito kang makakasama hanggat buhay yan, di ba? Tama. Hindi mo naman pwedeng i-wish na sana makunin na siya kagad ni Lord. Pero yun, ang paghahanda ay sa sarili. Sa sarili mo na kailangan mong tanggapin na ito na siya at may ugali talaga siya. Pag nasipat mo na halimbawa, yan yung ugali na mag-imbiyanan mo. Paghanda mo na pagpagasal nyo, bukod kayo kagad. Bukod agad. Nako, kapag ganito yung biyena na maraming lahat lagi sinisita lahat. Nako, kung nakatira sa Quezon City, uuwi ako Quezon Province. Para malayo, hindi basta-basta makakadalaw. Diba, sa bagay, gets ko naman eh. Halimbawa, ikaw yung tipong, basing on yung hugot, yung tipong gusto mo na, may mga tao kasi gusto nila na madilim. Yung halimbawa, yung mga blinds nila, dark. May gray. Blackout curtains. Diba, at shala kasi yun eh. Shala kasi mga blackout. Sa hotel lang ginagamit yun. Sa mga bahay, gusto natin yung pang parang ipanabing ng lamok. Tama, diba? Yung sa mga hotel, yung talagang makakapal na blackout curtains na hindi mo alam kung umaga na o gabi. Correct. Ganon. So, feeling ko ganun yung gusto mo. Eh, hindi ganun yung nanay nung ano. Iba ang taste ng biyanan mo. Gusto niya yung mga dilaw. Yung mga bulaklakin, ganon. Yung alam mong usual, yung typical Filipino na bahay, di ba? E tapos ikaw, kung bagong kasal ka, syempre, minsan talaga, yung pork chop, nagmumukhang hindi talaga pork chop, di ba? Kaya, mukhang pancake. Diba, may mga ganun talaga. At sasama naman din talaga yung loob mo kapag ka may sumita. Pero ako nga, para sa akin, kung paminsan lang naman, pasok sa isang tenga, labas nila sa isang tenga. Mm-mm. Kasi wala kang magagawa nanay nung ng asawa mo. Ganito diba? Na lang ang isipin mo, Kabiso. Baka isipin mo, one-sided tayo, magalit sa atin lahat mga biyan na nakikinig ngayon. Oo, wag naman. Bawat tao, may kanya-kanyang kilitiyan eh. Meron yan. So kung feeling mo naman, ngayon, she's not all that bad. Yes. So yun yung dapat mong alamin. Ano ba yung kiliti ng biyanan ko? Mm-mm. Ano ba yung mga bagay na gusto niya, na kaya kong sakyan? Kasi alam mo, it will be easier if you're friends. Yes. Kasi wala kasi again, wala ka naman magagawa eh. Lalo pa kung halimbawa, mahal na mahal ng asawa mo yung nanay niya. Nanay niya yun. Tama. Kahit sa mo pagbalibalik na rin, pagtatanggol niya pa rin naman yan. Diba? Kahit papaano. Sa batas din, nanay mo na rin din. Oo, nanay mo na din. O, diba? So, pagtanggap na lang din talaga. Because otherwise, ako sasabihin ng binan mo, hindi kita tatantanan. Correct. Rarat-ratin kita hanggang maisipan mo maghiwalay kayo ng anak ko.
Alam mo yung pinaka-technique lang dyan sa mga taong masusungit yung mga tipong ganyan. Recognize mo lang sila palagi. Parang padating pa lang. Recognize. Hi, ang ganda mo, yung mga tipong ganun, tuwa-tuwa na yan sila. Sa bagay, tsaka pag may matanda na, minsan kailangan lang ng pagpapansin eh. Ito very effective talaga na strategy pag may nakita kong masungit. Unahan mo na, ay boss, kamusta? Ma'am, kamusta? O kaya bulahin mo. Ang ganda ng plastikin mo sa pagdasalita. Plastikin mo na, di ba? Ang ganda ng pagkaka-pedicure sa'yo ngayon. Kasi kahit ano na lang. Yung mga tao na yan, naghahanap ng recognition lang yan. Kaya sila nagkakagad yan. Totoo yan. So pwede nga yung isa yun sa mga strategies na pwede mong gawin. Hanapin ng kilite o kaya talaga medyo bula-bulahin. Actually, hindi mo naman bula-bulahin. Paraan kasi yun para makuha mo yung loob ng biyanan mo. Okay. Try mo muna subukan. Baka naman kasi wag kagad, umaalma ka kaagad. Huwag kagad nega. May mga paraan naman. Correct. Para maging friends kayo. Malay mo magkasundo din kayo. Di ba? Ikaw isa sa mga paboritong anong tawag doon? Manugang. Bongga yan kapag ka-favorite manugang ka. Minsan, yun naman yung kagandahan dyan kapag ikaw yung favorite na manugang. Parang ikaw yung ano, mas tinuturing ka pang anak kaysa sa tunay na kalaban anak. Diba? pero good, mas good, mas maganda yun eh. Pero di ba mas maganda yun yung nasa good side ka ng isang tao kaysa nasa bad side ka ng tao. Correct. Kasi mabigat dalhin yan eh. At pag nagkataon yun, kunyari, ikaw yung takbuhan ng biyanan mo every time na may problema siya sa'yo lalapit kasi nga paborito ka eh. Alam niya ikaw yung maaasahan. Naku, pag nagkahatian ng mana, ikaw ang pinakamalaking parte. Yan yun eh. Malay mo, kumuha yan ng insurance dati. Ilagay ka na dun sa mga beneficiaries. Hindi natin masasabi, friend. So, di ba? Dapat ganun ka eh. It pays to be good. Correct. Kapag ka mabait ka, nabibiyayaan. Di ba? Nakatanggap ka pa ng mana. Kaya ka. Sabi ko nga, maging beneficiary bigla sa ano eh. Sa insurance. Ang benefits sa mga matatanda na, yung mga 70, 80 years old na, nako, millions na yan. Sana, hopefully. Diba? Malay mo. Hindi lang sinasabi sa'yo, ang dami niyang investment sa mga stocks. Hindi natin masabi. So, kailangan pakabait na, di ba? Ganun yun. Hindi. Try to get in at her good side first. Tama. Bago mo isipin na isa siyang, na siya yung pinakamalalang tao sa buong mundo. Buwisit, nandito na naman siya. Bakit dumalaw na naman yan? Naamoy ko na naman yung pabango niya. Nandito na naman yung demonita. Gising na yung demonya. Kesa ganun, yung thinking mo, di ba? Subukan mo lang na ano na. Intindihin. Again, tapos kapag ka ginawa mo na lahat, tapos in-exert mo na lahat ng effort, pero ganun pa din siya, nasabi na yata namin to noon, kausapin mo yung ano yung asawa mo na baka naman yung nanay mo, pwedeng bawas-bawasan yung pagiging maldita. Kasi nakakairita na siya, di ba? Sabi mo, malapit-lapit na rin siya. Sana magpakabait naman siya. Sabi nga ng mga ano, ng mga pare, kapag kaganyang edad na dapat active na sa church, huwag na siya kamupunta ng punta dito. Doon na lang siya magpaka-active sa church. Doon niya i-exert lahat ng effort niya, di ba? And dagdag ko lang sa'yo, ate girl, huwag kang mawala ng loob kapag kahalimbawa kinomenta niya yung ano, yung how you handle the household o kaya how you cook. Kasi every day na man is a learning process. Tsaka, dalawa naman kayo nagdesisyon dun sa kurtinang yan. Diba? Sa kulay ng pintura na yan. So, dapat huwag mo masyadong damdamin. Sabi, ma, yung anak niyo po ang pumili niyan, hindi ako yan. Bakit akong inaaway niyo? Maldita rin pala. Kasi yung mga ganyan sa mga ganyang edad namin, ano, wala na magawa sa buhay. Wala yan, eh. Siyempre, titignan na lahat. Makikialam ka na lang sa iba. Correct. Hindi, tsaka masensitive na kayo. So, pag pinatulan pa namin kayo, di ba, parang hindi makakabuti. At tsaka maaaring paraan na lang din nila yon para isipin nyo, nandito naman kami, pansinin nyo naman kami. Minsan nagsusungit-sungita na lang. Tama. Minsan nagdadrama. Nagpapa-importante sa madaling salita. Tingnan mo, pa-importante lang pala si Madam. Kaya sinasabi ko rin, dapat i-recognize mo yung presence. Kasi what for all you know, wala namang nakakausap na. Mm-hmm. Lahat diba? Ng mga anak kasi may kanya-kanya ng pamilya rin. Ang mga friends niya, baka patay na rin din. Sa grupo nila, isa tama, na lang siya nakatira. Diba, natatandaan ko ganun eh, kapag ka-reunion ng ano, yung parang grand alumni homecoming. Malalaman mo talaga kung ano yung mga lumang batch kasi paunti na ng paunti. May hawak ng tarpaulin eh.
Pag mga year, bawa 2016, yan. Dami, punupunupets, ingay ang babata, di ba? Kapag ka nandun na sa 70s, talaga isa na lang. Isa na lang yun nandun sa pila. Nakakaloka talaga. Tama na yung iba. So, kasi mali mo, ganun din. Di ba trying to understand the Yerbianan? Wala naman na siguro makausap. Naalala ko dati, meron akong kaibigan na ganyan. Sobra talagang feeling niya. Ito na naman niya, yung mga kaibigan na sinichismis niya. Sobrang pinupuntit niya talaga niya. Wala, alam niyang wala siyang ginagawang masama. Alam niya namang mabait siya sa asawa niya. Ginagawa niya yung responsibilidad bilang may bahay at bilang nanay ng mga anak. Pero yung Yerbianan talagang pinag-iinitan siya lagi, hinahanapan ng mali. Ng mali. Bakit daw? Hindi ko alam. Siguro talagang mainit ang dugo sa kanya. Okay. Sabi, ang sabi namin, hanapin mo talaga yung kiliti niya. Eh, ano, nagkataon na, ano, balo na. Balo. Mm-mm. So, baka naman kailangan ng ano, ng kiliti. Ng kiliti talaga. Ng literal na kikiliti. Nangingiliti. Oo. Diba? Kailangan ng didilig ng tigang na lipa. Kailangan diba? Ng bubudbud ng pichi-pichi. Oo. Kailangan malangisan. Oo. Manyugan ang natuto yung pichi-pichi. Kasi for all you know, di ba? Ano pa siya eh? Alam mo yun? Parang oh, able na able, able eh. Able. Oo. Oh, oh. Feeling ko talaga. Imagine ko. Dati siyang tokwa na siya ngayon. So tuyot na siya. Puro narnival pa ang team na. Diba? Ganun. Pero able pa din. Ibig sabihin able. Kalakasan able eh. Able to love. Oo. Able to feel kilig. Able to ballroom nga eh. Oh, able to ballroom. Oh. At dahil tapos, yun talaga, sobrang mahilig siya mag-Zumba partner. Mm-mm. Mahilig siya mag-ballroom. Mm. Ang ginawa nitong kaibigan ko na to, aha, alam ko na ang kiliti mo. Yan. Bibigyan kita ng DI. Yeah. Oh. Totoo yan. Hindi na pumupunta sa bahay nila. Hindi na siya pinupunteriya. At ngayon, isa na siya sa mga paboritong manuga. Oh, diba? Oh. Tingnan mo. Kasi araw-araw may kahami kasama sa bahay na DI eh. Correct. Ikaw ang naging paraan, di ba? Ikaw ang naging susi para manyugan. Ang pichi-pichi. Ano yung pichi-pichi? Oo. Di ba? Ikaw yung naging paraan para magkaroon siya ng ano, ng, kasi when, also when you become a senior, yung all of a sudden, yung wala kang trabaho, wala kang pagkakaabalahan, syempre maghahanap, able pa yung mind mo. Tingnan mo nga si Enrile. Oo, di ba? Gusto pang tumakba. Tumakbo. Ilang taon na siya? 94. Di ba? 94. Na. Oh, eh, paano yung biyanan mo na kunyari 61 lang, 62? Naku, talagang magpapanyug pa yan. Ibig sabihin, magpapalan. Pipigaan ng lana. Ibig sabihin, ano pa eh, kayang-kaya niya pang pumoment, kayang-kaya niya pang mag-decorate, kaya niya pang zumumba, bumallroom. Tama. O meron pa talagang asim, di ba? Oo, so wag mo yung paramdam sa kanyang matanda na siya kasi mo offense siya doon. Mm-mm. So, iparamdam mong malakas pa siya. So, bigyan mo ng kadate. Yeah, pwede. Oh. Kung balo, ha? Kung hindi naman balo, wag ka nga dyan. Ibang mabuting aspeto ng buhay niya yung ano, yung tingnan mo. Basta tama. Look at her good side. Kasi lahat correct, naman po ng tao ay merong good side. 'Di ba? Kahit gaano kasungit, 'di ba? Mm-hmm. Ang isang tao, meron at meron niyang ano eh, may kiliti yan na kapag ka, yan. Na ano mo na napasok mo talaga, wala, oh, she will natumbok mo. Oh, no? She will forever or he will forever remember you kasi natumbok niya, natumbok mo yung kiliti niya. Importante 'yun. Doon na lang tayo sa aspetong 'yon, 'wag na tayong nega. 'Di ba? Dapat labla. Oo. Tiisin mo na lang yung minsan papaminsang-minsang pag ano, pag comment. Oh. Nangyayari talaga. Tatanda ka rin. Yan yung lagi sinasabi sa akin. Tatanda ka rin. Oo. Oh, at pag nako, hindi mo rin nakasundo ang binan mo o manugang mo. Nako. Oh, talagang ano to eh, World War 3 to. True. Kapag kaganyan. Correct. Oh, hanapin mo ang kiliti. Importante yun. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. O, sa lahat ng mga kabisya natin na kaantabay, maraming salamat po. Kayo po ang daylan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate. GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa ko... 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one.